Handa naman ang mga private hospital na magbigay ng tulong sa araw ng halalan. Handa rin sila sakaling tumaas ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Si Mark Fetalco sa detalye, Rise and Shine. Mark. Suportado ng Private Hospitals Association of the Philippines ang pagsasailalim ng mas maraming lugar sa bansa sa mas maluwag na Alert Level 1. Sa laging handa briefing, sinabi ni PHP President Dr. Jose de Grano na nananatiling mababa ang bilang ng mga pasyenteng na-admit sa mga pribadong ospital. Sa mga private hospitals po, halos po konti ang mga nagpa-positive po. At yung kung nagpa-positive talaga, karamihan dito ay yung mga immunocompromised na nagkakaroon lang po, siguro nahahawala, nagpa-positive. At ngayong maluwag ang mga pribadong ospital, sinabi ni De Grano na handa sila magpadala sa mga lokal na pamahalaan ng ambulansya at mga medical personnel sa araw ng eleksyon para tugunan ang pangangailangan ng mga botanteng maaring makaranas ng heat stroke dahil sa mainit na panahon. Tiniyak din ng PHP na nakahanda ang mga pribadong ospital sakaling magkaroon ng surge ng COVID-19 na maaring idulot ng kaliwatkan ng campaign rallies. Sa ngayon, ayon sa DOH, nananatiling na sa minimal risk case classification ang buong bansa habang nasa low risk naman ang Region 4B, Region 5 at Region 8. Ang naitalang bahagyang pantaas ng mga kaso ay hindi pa nakaka-apekto. Malayo pa po ito sa ating na healthcare utilization rate ng bansa, maging sa mga rehiyon na nananatiling low risk or low healthcare utilization rate. At ngayong lampas kalahati na ng mga pampublikong eskwelahan sa bansa ang nagbukas para sa face-to-face classes, sinabi ni Duque na magkakasa ang gobyerno ng malawakang bakunahan sa mga eskwelahan para sa mga edad 15 hanggang 11. Ayon sa NTF, nasa 10 million doses pa ng COVID-19 vaccines ang nakahandang iturok sa nasabing age group. Yun po, gagawin natin, sir, pagka umaten sila, parang yung dati, nung mga bata tayo, niniksina na tayo ng mga kanilang infirmary ng mga iba't ibang bakuna like measles, yung sa polio. So gagawin din natin to for COVID for basic learners from 5 to 11 years of age, Mr. President. Patuloy naman pinag-iingat ang DOH ang publiko sa harap na rin naman sa kakahawang sa variant ng Omicron na BA2.12. Sa ngayon, wala pang nadedetect ang Philippine Genome Center na karagdagang kaso ng BA2.12 sa bansa. Pero kinumpirma ng DOH na 15 mga dayuhan turista na pumunta sa Palawan ang minomonitor matapos magpositibo sa COVID-19. Fully vaccinated na ang lahat ng mga turista, dalawa sa kanila ang nakaranas ng mild symptoms noong April 27 at 28. Naka-isolate na ang 14 sa mga banyaga habang isa ang naka-admit sa ospital. It's an isolated case, no? So hindi po rin natin alam kung anong klaseng variant pa ang makikita natin sa kanila dahil isi-sequence pa lang, no? Hindi pa po napoproseso ang kanilang samples. Mark Fetalco para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.